Thoughts, Carlos? Tinuhog nga ba ang mga nagiging best friends ni Celine Domingo kaya naman galit na galit ito? Netizens, gusto nang patalsikin si Thoughts sa Crimeline. Mainit-init pa nga ang balitang hindi pagkakaunawaan ni Thoughts Carlos, Celine Domingo at Kyle Negrito matapos kumalat ang issue na may something daw si Thoughts at Kyle na BFF ng ex niya na si Sed. Dahil nga sa issue ay marami ang gustong patalsikin si Thoughts dahil sa hindi pa napapatunayang nagawa nito. Apektado nga daw si Celine na pati ang paglalaro nito ay naaapektuhan. Kaya naman ay inalis muna ito ni Coach Sherwin sa first six. Nadamay nga daw ang buong team dahil sa nangyari sa tatlo. Kaya pati ang Grand Slam ng Crimeline ay naudlot. Unang napabalita nga ay ang pagtuhog daw di umano ni Thoughts kay Sidney Crespo na courtside reporter noon ng FEU. Isa din sa naging close friend ni Celine si Sidney na itinuturong dahilan ng hiwalayan noon ng Tulin. At ngayong taon nga lang ay nagkabalikan si Thoughts at Celine ngunit hindi nag-work kaya naghiwalay rin. At sa pangalawang pagkakataon, ang ibinalit daw ni Thoughts ay ang BFF ni Celine na si Kyle Negrito na kasamahan niya sa FEU at ngayon sa Crimeline. Sabi naman ng ibang netizen, bakit daw nagagalit si Celine kung meron na ngang nalilink sa kanya pagkatapos nilang maghiwalay ni Thoughts? Well, marahil siguro ay BFF niya si Kyle at nabanggit nga nito ang kahalagahan ng girl code. Ibig sabihin, huwag mong jojowain ng ex ng best friend mo. Narito naman ang ilang komento ng netizens. Ayon kay at Alisa ni Samber, simula nung lumabas ang issue ni Sed, Thoughts at Kyle, nagkandaletsya-letsya na ang Crimeline. I said what I said. Ayon naman kay Jeanette Tanica, I really blame this Sed, Thoughts, Kyle issue. Lol, sobrang unprofessional eh. Look how it affected the whole Crimeline team. Well, kung totoo man nga ang issue, pwede naman nilang isantabi ang mga problema nila at mag-focus na lang sa laro para hindi sila nadidistract at nagagawa nila ang dapat nilang gawin as part of the team. Sina Gemma at Ella nga ay dati ring nabash at nagka-issue pero di naman nila ito dinala sa loob ng court kaya walang naging problema. Kung ako naman ang tatanungin ay hindi ako pabor na patalsikin si Thoughts o kung sino man sa kanilang tatlo dahil sa nabuong koneksyon ng mga ito sa loob ng court na matagal din nilang trinabaho. Wala tayo sa sitwasyon nila kaya wag natin silang pangunahan at tanging management lang ang makakapagdesisyon.